A reading from the first letter of Paul to the Thessalonians. You know well enough, brothers, that our coming among you was not without effect. Rest from the humiliation we have suffered at Philippi, about which you know, we drew courage from our God to preach His good tidings. In the face of great opposition, the exhortation we deliver does not spring from dissent or impure motives or any sort of trickery. Rather, having met the test imposed on us by God, as men entrusted with the good tidings, we speak like those who would uplift to please God. The tester of our hearts, rather than men, we were not guilty. As you will know, of God is our witness. Neither did we seek glory, for we have insisted on our own importance as apostle of Christ. On the contrary, while we were among you, we were as gentle as any nursing mother, and we were little ones. We wanted to share with you not only God's tidings, but our very lives, the word of the Lord. Thanks be to God. You have served
Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you frauds, you pay tithes on mint and herbs, and seeds while neglecting the weightier matters of the law, justice and mercy and good faith. It is these we should have good practice without neglecting the others. Blind guides, you stray out the nut and swallow the barrel. Woe to you, scribes and Pharisees, you frauds, you cleanse the outside of the cup and dish, and leave the inside filled with rue and lust. Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup so that its outside may be clean." The Gospel of the Lord. Praise be to the Lord Jesus Christ. Katulad po na ipinahayag ng mga Hudyo noong Linggo, mabibigat na pananalita ito. Sinong makatatanggap nito? Bahagi po na ipamayo din natin ngayon ay masabi natin mabibigat na pananalita. Kasi maliwala na siya masabi sa iyo, sa atin. O, tuyo, sa wimpalang ka, kabaligtaran ng pinagpala ka, sa wimpalang ka. So, paano yung nakusahan ay, sabi na ay malpong, na malapanalita, na ipinamamanin ni Jesus sa mga eskriba at mga parisayo, sa wimpalang ka. Isang kondisyon na kalayuan ng buhay, ikaw na degradation. Bahagi yun ng panyaya na ako na ibinibigay ni Jesus. Bakit po? Sa pagkakit, maniwala ko na ako sa ay hindi naman nakasalagay dito. Sa Nasa Jesus
yung kahalagahan ng katarungan, awa at mabuting pananampalataya. Kasi baka mamaya nabibigyan lamang ng mga sabay na pagbigay ka ng ikapulong. Hindi. Yung pananampalataya natin ay higit doon na nakita ko natin na ito'y tumutukoy sa mas malawang magpagkaunawa. Doon huwag lamang tumutok sa isang bagay.
Hindi. Mas maganda na malinis maayos ang labas ng loob. At yung hindi mo dapat isasakripisyo yung kalinisan ng loob para maipakita mo lamang na malinis ka sa labas. At yun pong misyo na ginagawa ng mga tao, sinasakripisyo nila na hindi na ba yung mga porsyo, ito mo naman natin na hindi ka tutulong sa Diyos. Para huwag lang siya mga pangayaw sa tao. So kaya ko naman yung sinasabi ng Jesus. So dalawa ko na naman na ito. Sabi yung araw kayo. Sa pagpahami ng isang mas maliwala ng pagkibos, ang nais niya ibigay para sa bawang sa sarap. At ito po ay pinakailangan mo na natin patuloy na ipagalangin ang isa patuparan mo sa ating pangarap.
may bring no sacrifice against the Lord God, Almighty Father. Let the Lord accept the sacrifice of your hands, the praise and glory of his name, for I pray to you, his holy church. In the name of the Lord, the Lord. In a similar way, when Sarah was sent to be took the charge of sin once more, giving things, he gave it to his disciples, saying, "Take these, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this in memory." Thank you.
Your heart is celebrated in the morning of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of God and the chalice of salvation, giving thanks that we have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking the body and blood of Christ, we may be gathered into one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring to the fullness of charity, together with Francis, Benaventura, in all the world. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us, Lord, we pray that we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints, will please you throughout the ages. May we merit the glories of your life and your praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him in the name of God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, your glory and honor is yours forever and ever.
Go with the love.